Sikat sa social media ngayon ang Chow Chow na si Flynn Biscuit nang i-post niya siya ng kanyang fur parents habang sakay ng shopping cart sa isang mall sa Las Piñas nitong May 29. Ayon kina Bayan Patroller Ann Galeardo at Seth Rondolo, masaya silang ipakita na ang mga Chow Chow na tulad ni Flynn Biscuit ay hindi agresibo. Ani Seth, para din kasi silang tao, may feelings din sila, and they can be affectionate too. Kilalanin po natin sila kasama ang Chow Dog na si Flynn. Magandang umaga sa inyo, Ann Galeardo at Seth Rondolo. Hi! Good morning! Good morning sa inyo. Ang laki-laki pala ni Flynn. Kailangan kong tingnan eh. Oh, kailangan kong tingnan kasi sabi ko gaano kaya kalaki to. Eh, ang laki-laki pala ng aso. Sobrang ano, no? Kumusta na kayong dalawa? Okay lang po. Actually, andito silang dalawa ngayon. And si Flynn, can you get Flynn? Ito po si Flynn. And it's Flynn. He's such a happy dog. Oo. And he just wanted to say hi and spread good vibes po sa lahat. Ang taon na ba siya? He will turn 11 months po this month. Ngayong 22. Pag 11 months, ilan yung edad niya sa edad ng tao? Pag normally kasi pag 1 year, pag ang as what I remember, pag 1 year old na ang dog, equivalent siya ng parang 15 years old sa tao. Ah, so nagti-teenager na pala itong si Flynn ngayon, no? Yes. So, paano niyo naisipang bigyan ng ganitong pangalan naman si Flynn? Ang cute naman. Paano niyo naisipang bigyan ng ganitong pangalan? Flynn Biscuit. Actually, we have 5 dogs and then 4 Chow Chows, 1 Aspen. Lahat ng names nila naka-associate sa breakfast because we both love food. Ah. And I like the name Flynn. So since yung other dogs po namin is naka-associate na ng breakfast, so we need to add a second name for him para so we add Biscuit. Kaya ang pangalan niya talaga is Flynn Biscuit. Ah, nice, no? Talagang kailangan sumunod sa iba pang pangalan ng mga kapatid niya dyan sa inyo, no? So, marami pala kayong mga alaga dyan, hindi lang si Flynn. Yes po. We have 4 Chow Chows. Oo. Pag lumalabas kayo, Ann at Seth, ay kasakasama lahat sila? No, kasi po, pag sinama namin lahat, baka humiwalay na ang kaluluwa namin parehas. Hindi namin kakayanin. Pero we try our best na yung pupuntahan namin lugar is pet-friendly. Oh. And yes, talagang open when it comes to pet para ma-accommodate din po sila. And syempre may needs din po sila na lumabas and mag-socialize. And yun po kasi yung pinaka-importante na may-socialize sila sa tao. Importante ang socialization sa mga chow-chow, yes. Di ba? At yes. Kahit naman sa iba pang mga aso, yes, exactly. Nilalabas natin. Alam nyo, may mga pamilya na ano, nakikita ko na apat sila, tapos tingi-tingi sa sila pag lumalabas. Kayo ba, ilang kayo sa pamilya? Well, malaki naman yung family namin. Kaya lang, since me and Seth been together for 5 years, so we always go out ng either with her dad. Kaya lang, consider din yung weight ng dog namin each. So they weigh like almost 20 kilos. Flynn is like roughly almost 20 kilos. So we cannot let our lolo na or his lolo na maghawakan yung siya kasi baka madala. Oo nga. Baka matumba. Oo nga eh. Saan niyo siya nakuha o nabili o paano napunta sa inyo si Flynn? Regalo ba ito? Yung parents ni Flynn po ay adult chow namin. Yung female tsaka male dog namin, which is si Bacon tsaka si Jambi. We just decided nung nag-kick in yung pandemic, sabi namin, I think it's time na si Bacon leader. So sabi namin, para din humaba yung lifespan. Kasi kapag female dog, prone yan sa mga ano eh, pag hindi nagkakaroon ng anak, may possibility kasi na magkaroon din sila ng sakit in the long run. So sabi ko, sige, kahit isang pregnancy lang kay Bacon. Tapos si Flynn ay isa sa mga anak ng aming adult chow na si Bacon niya tsaka si Champy. Oo. Pagkwento naman yung pagpunta niyo sa mall.
Ito ba yung madalas ginagawa? Gusto ba ni Flynn na nagmumall siya? Actually, kapag nagmumall kami, we always schedule kung sino yung kasama. Either max ng dalawang aso lang ang kaya namin i-carry. Mm-hmm. Tapos po, nung time na yun, supposedly, it's a grocery day for us. Kapag grocery namin, we don't bring our dogs talaga kasi alam namin na bawal ang aso sa grocery. Uh-oh. Or unless na willing maghintay ang isa sa labas habang nag-grocery yung isa. Oo. So, ang nangyari po kasi, yung tatlo naming dogs, nasa room na, etong si Flynn, ayaw niyang umakyat, ayaw niyang pumasok sa room. Sunod lang siya nang sunod sa kanya. Sabi ko, sige na, let's go. Tapos nagtanong siya, sabi niya, are you sure na wala kang isasama kahit isa? Sabi niya ganon. Tapos nung nakita ko, pagtingin ko na lang, si Flynn na lang yun nandun. Tapos naka-puppy face pa siya. Sabi ko, sige na nga, final na, si Flynn na lang isasama. Pumunta po kasi kami ng department store. So I just had to buy something po for myself and para sa bahay. And then, bawal yung dog. Alam naman namin yun. Pero, nung nakita nung guard si Flynn, nag-puppy face siya. So, parang naawa siguro si guard. Tapos, nagpa-pet po yung dog namin. So, yung guard parang, wow, ang bait naman ng aso nyo. So, pinayagan po nung guard. And next thing we knew, may binigay na po na push guard. And we are really happy about it. Oh, pasalamat tayo dun sa guard na yan, no? Yes, sobrang kinokomment talaga namin siya. Tsaka SM South Mall is one of our favorite now kasi we always go to different malls tapos kasama namin either yung dad niya or yung mga kapatid niya or yung mami niya. Hindi sila ganun kalinian when it comes to the sizes ng dogs. To be honest, we experience rejections and parang hindi rin kami pinapapasok kapag nakikita nila na malaki po yung aso niyo, hindi pwede. Mm-hmm. Most of the time they only allowed like yung small dogs. Go ahead. Ah, okay. Oh. Natutuwa tayo, papasalamat tayo sa kanila, no? At pinagbibigyan tayo yung mga fur parents na dalhin yung ating mga alaga, no? Kahit anong sizes. Nila. Di pagdating nyo sa mall, pinipicturan kayo ng mga tao? Binibili kayo ng mga tao? Yes. Tapos nag-viral ito, yung mga pictures niya. Yes. Umabot na po siya ng 108,000. Wow. As of today, and then kung hindi pa ako nagkakamali, nasa 5,000 to 8,000 na po yung share. Tapos naka-reach na kami ng 9 million to 10 million na views. Nag-spread na yung So good vibes po talaga siya, especially in this time of pandemic, na kailangan natin ng something happy, something na, alam mo yun, na magpapasaya sa atin. So we are really happy na marami na inspired dun sa story. Nakakatuwa yan. No? Talagang pampawala ng stress naman pag nakikita mo itong mga ganitong mga fur babies natin. Meron ba kayo may advice sa dalawa sa mga nag-aalaga ng chow-chow? Personally po, I just wanted to say na may advocacy kami na gusto namin i-share na hindi lahat ng chow-chow ay aggressive. They are just like other dogs. It depends po talaga on how you train them. Pag pinalaki nyo sila ng may pagmamahal and maayos po yung pag-raise up nyo sa kanila, they will grow up to be good dogs as well, just like the other breeds. So wag po kayo matakot sa chow-chow and yes po, spread lang po ng good vibes. Ako nung dati natatakot ako, lumalayo ako pag may nakikita ako sa mall. Pero ngayon, dahil nakita ko si Flynn at ang cute-cute niya, pag nakita tayo one of these days, lalapit ako sa inyo. Papicture din ako din sa... Sure po. Biscuit. Ayun. Maraming pong salamat sa inyong dalawa, mga fur parents natin, si Anne at si Seth. Thank you so much. Thank you. Salamat din kaya. Flynn, bye-bye. Bye! Okay,